Welcome back to my vlog! Andito na naman ulit tayo sa isang napakabagong episode ng aking vlog. So, ito yung makeup look na gagawin natin today, which is Ariana Grande's MAC Viva Glam look. So, ito yung photoshoot niya, pero matagal na ito na look, guys. Ito yung photoshoot niya nung nag-launch siya ng kanyang MAC Viva Glam na lipstick. Wherein, yung ginamit niya talaga ng lipstick is yung MAC Viva Glam niya ng lipstick. So, paulit-ulit tayo daw. So, yung lipstick na gagamitin ko is hindi yung MAC Viva Glam kasi wala akong pambili nun. So, ang gagamitin ko is itong Mary Kay at Play na in the shade Mad for Magenta. Hindi na naman siya makikita, guys. Ayan, wait lang. Hindi talaga siya makikita. So, Mad for Magenta. Pero talaga yung shade na to dun sa kanyang lip color. Kaya ginawan ko siya ng video para makita nyo guys na maganda ang mga bold colors. Gaya nito. And which is nagugustuhan ko talaga. So, yung look na look na sinuot niya dun, the clothes that she was wearing is actually ganito lang yun. But parang hindi kasi bagay sa akin. So, ito na lang yung ginagamit ko. Nilagyan ko siya ng isang pink na di ko alam kung ano tawag dito, guys. Ayan. And my wig is binili lang namin to sa Gaisano Mall. Sa Gaisano Mall. Sa CDO kung saan nung may time yung parents kong pumunta sila ng CDO, nagpabili na rin ako ng wig. So, actually, yung wig na to, wow. Talagang wig nga talaga siya, guys. So, itong wig na to is actually para sa acquaintance party namin last year. Kaya lang, hindi kasi yun natuloy. So, at least ngayon, di ba, nagamit ko na siya and I'm so happy because it came out really good, guys, and I did not expect that it would look this good. So, yeah. So, hindi ko medyo kahawig si Ariana, pero yung makeup look niya lang yung i-recreate natin today. So, ayan. Ayan na siya. I really love recreating this look kasi I got the chance to share with you guys na i-recreate tong look ng idol ko na si Ariana Grande, which is I'm a really, really big fan. So, let's get on to the video! So guys, magsisimula tayo sa bare face. So, bago muna lahat is lalagyan ko muna ng hair velcro yung may buhok. Lalagyan ko muna ng hair velcro ang aking buhok at clip. So, ito ko gagawin ko muna siya. Ayan, tira ko siya. Ayan. So, ang init. So, ayan. So, pagkatapos nito is mag-alcohol muna tayo kasi papunta lahat ng kamay natin sa mukha. So, ayan. Lalo na't ang dami ko ng breakout. So, dapat mas maging malinis tayo ngayon. So, ayan. Maglalagay lang ako ng alcohol. So, pagkatapos niyan is magsi-skincare muna tayo bago makeup. So, ang ginagamit ko na skincare is itong Sibelle Aloe Vera Moisturizer Skincare. So, ayan. It is for refreshing and wrinkle-removing foundation cream. So, may pigment na rin siya. So, kung nanonotice niyo sa mga last na vlog ko or mga makeup tutorial ko is, di ba, parang pumuputi yung mukha ko. Kasi nga, may pigment na ang moisturizing cream na ito. So much more for that. Maglalagay tayo nito. Gagamitin ko yung kamay for this. So, masyado siyang maputi. Makikita niyo talaga siya, guys. Talagang super white. Kukuha tayo. Ayan. Ayan lang muna. Kasi ayoko na talaga maging kaparehas ng last ng mga makeup tutorials ko. Na mismo yung mama ko na nagsasabi na puti-puti talaga ng mukha. So, ayan. Medyo i-reduce natin siya. So, pagkatapos natin maglagay is i-blend na natin siya sa mukha natin.
So ayan, nakikita niyo po yung upuan at saka yung harap. So ayan. Ako naglalagay. Yan yung sinasabi ng mama ko. Yes. So anyways, susunod natin na gagawin is imamassage ko yung mukha ko gamit itong rose jade na hindi ko talaga alam kung anong tawag dito. Pero nabili ko to sa Daiso Japan, kaya pwede po kayong bumili doon. It's only for 88 pesos. Ayan. So dito talaga ako nag-start dito sa part na to. Kasi palangiti akong tao, kaya ang dami kong, kaya may smile lines ako dito. So anyways, ayan, bumukas po yung gate namin. Parang may bagong dumating o lumabas ng bahay. Malalagot mo naman ako kay mama. So forehead, ginanito ko siya. Kasi nung last, ginagamit ko siya nandito sa flat na surface. So, ginagamit ko na siya in this side. Itong parang may curve sa dito. Kasi mas soothing siya eh. Init talaga ng panahon. Tsaka hindi ko pwedeng i-on yung electric fan. Kasi maingay yung electric fan ko. Maririnig nyo guys. So ayan. Pagkatapos ating mag skincare is maglalagay na tayo ng ating moisturizer na galing sa chapstick. So ang tagal-tagal na po nito sa akin. Hindi ko po alam kung gano'n na ito katagal. Bigay lang po kasi sa akin to ng classmate ko eh. So ayan. Moisturize natin ang lips. Kasi napaka-importante nun. Init. So anyways, dahil tapos na tayo dyan, is magpo-proceed na tayo sa ating foundation. So, sabi ko sa inyo, hindi ayaw na ayaw ko talaga yung foundation. Pero ngayon, para sa look na ito, dahil nga, Ariana Grande ang gagayahin natin. So, dapat smooth ang skin. Kaya kailangan kong gumamit ng foundation. Kasi, kulungan na kulungan ko talagang gumamit ng foundation. So, ayan. May foundation ako galing sa Ashley. Ito. So, dalawang shade ito. Shade number 2 at shade number 3. So, ito ang gagamitin ko for my foundation. So, since si Ariana is hindi siya maputi, hindi rin siya maitim. Parang morena siya, ganun. Itong shade 3 yung gagamitin ko kasi ito yung close sa color niya. Ayan. So, ayan na siya, guys. Itatap ko muna siya dyan. Tsaka ko ilalagay sa mukha using my fingers. Ayan. So, ang napakaganda sa foundation na ito ng Ashley is that malakas ang coverage niya. Like, super. Talagang na-flawless yung skin ko. Na ang daming pimples. Pagkatapos natin maglagay is i-blend ko na siya sa mukha ko gamit itong beauty blender ko na sirang-sira na talaga. Nakikita niyo yan guys. Ayan. Hindi pa talaga ako nakakabili ng bago. Kasi hindi pa dumating yung in-order ko. May in-order kasi talaga ako sa Shopee. Pero hindi pa dumadating. So ito lang muna ngayon. So anyways, tama na yung reklamo natin. Pupunta na tayo sa pagbe-blend ng ating mukha. So anyways, bago ko siya ginaganyan sa mukha is binabasa ko muna siya guys para mas ma-even yung foundation natin sa mukha. Alam niyo, ang daming nang babash ng mga tao sa mga babaeng gumagamit ng makeup na Ashley. Well, actually, nasa iyo naman talaga kasi yan kung gagamit ka ng mahal or hindi. Pero para kasi sa akin, normal naman talaga na gumamit yung mga babae ng mga Ashley na products o yung mga mumurahin. As long as hindi nakakasira sa skin nila. Ayan.
dito sa leeg. So, magsa-second coat ako, guys, kasi nga, talagang ma-flawless si Ariana Grande. So, talagang magsa-second coat ako ng foundation. Lalo na dito sa mga pimple parts ko ng mukha ko. Ayan. Dapat talaga ma-fill in yun. So, ayan. Katapos niyan is pupunta na tayo sa second color, which is itong shade 2. At ilalagay natin siya dito sa under eyes. As you can see, lagi kong nilalagyan yun dito kasi kapag di ko yan lalagyan, makikita at makikita talaga yung mga dark circles ko. Maglalakay din tayo dito sa taas at sa baba ng lips. Lalagyan ko yun dyan para ma-highlight siya and ma-cover din yung mga blemishes natin. But anyways, magko-conceal pa naman ako. So, ayan guys. Gagamitin natin siya ng beauty blender. So, ayan. Ngayon guys, magko-concealer na tayo gamit itong EB Advanced Liquid Concealer ko in the shade Light. So, ganyan. Isi-shake ko muna siya kasi para ma-mix ulit at saka lumabas yung light na color. So, ayan. Ito siya guys. Ilalagay ako ulit dito. So, ang dami ko talagang i-conceal kasi nga super grabe yung breakout ko kasi sunod-sunod yung hindi na maayos na pagtulog ko. Dahil sa mga projects at mga performance tasks na kailangan ipasa sa school. Ayan. Ay, dapat pala yun na ganda yung mga kinakanta ko. Hindi mga Camila Cabello. Kasi nga, Ariana Grande makeup look to. Wearing no ring but it don't mean no misses. Got matching diamonds for six of my. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think of the. Hindi ko alam yung lyrics. Blend yan kasi mamaya makikita yan sa pagpipicture-picture dito. So, ayan! Parang na-photoshop yung mukha ko. Okay, so, ayan siya guys. Papaypayin ko kasi napaka-init ng mundo ngayon. So, ayan. Dahil nga tapos na tayo dyan, na tayo sa pupunta na tayo sa ating powder. So, ayan. May dalawa akong powder, diba guys, na ginagamit. Ito yung EB Advanced na Makeup Cake with Vitamin E na shade tan. At saka, ito namang EB Advanced na Matte 2-Way Cake Refill. Refill to. So, ang shade nitong isa is Matte Fair Oriental. At saka, tan naman ang shade nito. So, ang unang ginagamit is this one. Para ma-achieve talaga natin yung flawless look ni Ariana sa look. Sa Viva Glam na look niya. So, ayan. Ito kasi, itong Matte Oriental is medyo maputi siya, guys. Kaya hindi mo siya... Kaya ginagamit ko lang siya as first coat. Para lang ma-set niya yung mukha. First coat lang talaga siya, so dapat light lang. Yan. So, pagkatapos natin sa first coat, is mag-move na tayo dito sa Ever Belena na isa ko pang makeup cake. So, ayan. Ito yung kulay niya. Tan nga talaga siya. So, ayan. Hindi ko na rin dadamihan to kasi nga, yung kulay niya is parang orange. And talagang hindi ko gusto yung ganun. Hindi naman color orange.
Tirin yung leeg, lalagyan natin para maging even yung kulay ng ating face at leeg. So, ayan. Pagkatapos natin dyan, pupunta na tayo sa ating kilay. So, ang ginagamit ko na pang kilay, guys, is itong Anastasia Beverly Hills ko in the shade medium brown. So, ito yung deep brow pomade na makikita lang natin sa NVM Mall dito sa Valencia. Tsaka may kasama na rin siyang brush pa sa pagbili ko. So, ayan. So, hindi ito legit na talaga yung Beverly Anastasia Beverly Hills na eyebrow pomade. Pero, maganda naman rin yung work na binibigay niya. Tsaka yung quality, okay lang naman. Pero iba rin talaga yung original. So, ayan. Kukuha lang ako dito. Mag-start na tayo dito sa tail ng ating brows, which is dito. So, ang brows ni Ariana is straight at saka parang putol. Alam niyo ba yun? Parang naputol na kilay. So, yan. I-recreate ko lang yung look, kaya hindi natin kailangan gawin talaga ng ganun. Pero, hindi ko rin siya i-super arch. Kasi nga, yung brows niya dun sa Viva Glam na look is straight lang at saka maliit. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. You know I gotta keep on breathing. Ayan, ganyan lang yung kilay natin. Kasi nga, di naman masyadong naglalagay ng too much effort dun sa look eh. Kaya ganyan, oops, kumalaw siya, guys. So, yan na yung kilay. Hindi naman talaga masyadong makapal yung kilay ni Ariana doon. Pero kung tignan naman natin dito, parang nakapalan ko yan eh. Pero okay lang yan, mawawala din ng mami. So, ayan. Ngayon, kukunin ko na naman ang aking Ashley Soft Brow Mascara. Ayan, gagamitin ko to para medyo mag-lighten yung kulay ng kilay natin. Tsaka, i-fill na rin yung parts na kailangan kong i-fill. Hello! Medyo. So, pumasok po yung aso namin. Dito na naman siya para matulog. Pero good boy naman to. Di naman nag-iingay. So, okay. So, ngayon, magkukonsil tayo. Gamit naman itong EB ko na ginamit kong concealer kanina. Make sure nyo na lang na magiging straight yung outcome ng kilay nyo. Ayan. Dito rin, lalagyan din natin ng concealer para ma-shape talaga yung brows natin sa kilay ni Ariana. So, kung naririnig niyo po yung TV namin, nanonood po ng video ang kapatid ko na sinabihan ko ng hinaan ang volume ng TV pero ayaw makinig. So, tiis-tiis na lang muna tayo, guys. Anyways, yan na yung straight natin na brows. Yung mala Ariana Grande nga ba? Parang hindi naman. So, ayan. So, pagkatapos natin dyan, balik ulit tayo dun sa ating puffy brush. So, ayan. Ayos na siya. Punta na tayo sa ating eyeshadow. So, parang neutral color. Parang neutral color lang naman talaga si Ariana eh. Parang orangey na brown lang naman yung eyeshadow niya. Tapos, faded na wing liner. So, garing na naman yung bago. So, now I have my EB Advanced Total Effect Eyeshadow Palette in 15 colors. So, ito yung gagamitin na kulay natin at first.
itong nude shade na dito sa gitna, in this line. Ayan. Lalagay natin siya sa buong eyelids. So, ayan. So, pagkatapos natin dyan, is pupunta na tayo sa ating colors. So, kagamitin ko itong isang puffy brush na eyeshadow brush ko. Tsaka pupunta muna, hindi natin bibiglain yung eyes kasi hindi naman talaga masyadong dark yung eyes ni Ariana. So, punta muna tayo dito sa shade, itong cool shade ng brown. Ayan. At tsaka dito natin siya sa crease ilalagay. So, alam ko parang matagal-tagal na yung MAC Viva Glam na photoshoot ni Ariana. At saka ngayon na ako gumawa ng makeup look. One of the reason is kasi nga bago pa ako dito sa YouTube. At bago pa akong nag-vlog. The reason is kasi nga dahil dun sa lipstick na binigay sa akin ng KNC Ave. At saka gusto ko talagang ma-appreciate niyo ang color na. Kaya gagamitin ko siya ngayon for this recreation look. Para makita niyo ang ganda ng kulay na yun. I'm a big fan of Ariana Grande, kaya gagawan ko talaga na siya ng makeup look dito. Kasi nga, dahil sa kanya, tuto akong mag-makeup. Aww. Hindi dahil makeup guru siya, but because gustong gusto ko talaga siyang gayahin noon. Like, pati yung pagsasalita niya, guys, talagang ginagaya ko na talaga si Ariana. Oo, ganun ako kalala at ganun ako ka-diehard fan noon. Kasi every may performance kami sa school, hindi pwedeng mawala yung wing liner sa makeup ko. Doon. Tsaka dahil din talaga kang Ariana, na-inspire akong mag-makeup. Tsaka doon nga, at dahil nga sa kakanood ko ng mga makeup tutorial sa YouTube, natuto akong mag-makeup. Kaya ganun. So pagkatapos natin yan, is pupunta na naman tayo sa shade na ito. This one. Yan. Medyo orange siya na may pagka-brown. So, hindi natin kakapalan kasi di naman makapal yung makeup look niya ito. Ilalagay natin siya sa crease. Tsaka dito rin. Ayan. Tinatakpan ko na naman yung camera. May makeup tutorial din yung salamin ko, guys. Ayan. So, pagkatapos natin dyan is maglalagay tayo ng unting shimmer. Ayan. Kasi nga, dun sa eyelids ni Ariana, parang may shimmer ako nakikita. Kaya lalagyan ko lang ng maliit gamit yung fingers ko. Itong shimmer na to, parang ano siya, bronze color. Ayan. Ayaw na namang mag-focus. Ayaw talaga mag-focus, guys. Kaya kayo na bahala. Ito naman siya. Lalagay natin siya dito. At saka, isa-spread. Para tayo nagbabalik dun sa makeup tutorial ko ng Valentine's Day. Pero hindi po. Kaya nag-grande look na tayo ngayon. So, ayan. So, pagkatapos natin dyan, is maglalagay tayo ng eyeshadow dito sa baba. Gamit itong small na flat brush ko. Dito na naman tayo sa shade na ito, guys. So, i-mix natin siya na ganyan. So, ayan. Pagkatapos natin dyan, pupunta na tayo sa eyeliner. Itong EB Advance na eyebrow pencil. EB Advance talaga ito, guys. Kung makikita nyo, may marks pa siya dyan. Ayaw talaga mag-focus ng cellphone ko. Bakit? Lalagay tayo. We're going into the black side ng ating eyeliner pencil.
Saka ilalagay natin dito sa waterline. Ayan. Saka lalagyan din natin yung waterline sa taas. Saka dito. So, ayan. Saka pagkatapos niyan, with the same black color, lalagyan natin ang wing dito. Kasi nga, yung wing ni Ariana sa MAC Viva Glam is parang smudge lang, yung parang finade lang agad. So, ganun yun. Kaya ganun yung gagawin natin na wing liner. So yan, gagamitin ko na naman tong flat brush at saka ko siya i-blend. Parang isusmudge natin siya. So yan guys, parang nahihirapan ako sa pag-smudge nito. Kasi nga, talagang kapit na kapit yung eyeliner. Parang smudge proof to eh. So ayan, hindi pa patas yung eyeliner ko. Magpo-proceed na tayo sa ating contour. So, ang gagamitin ko na contour is itong Ashley 6-in-1 Multifunction Sticks. So, nawala na yung isa kasi na highlighter yung isa na stick dito. Pero yun yung ginagamit ko sa school kasi nga, love ako sa highlighter. So, ang gagamitin natin na shade is ito, the darkest shade. So, ayan siya guys. Pati rin dito sa ilong is maglalagay ako. Kasi mataas ang ilong ni Ariana, yung ilong ko naman hindi. Magko-contour din tayo sa ating forehead, guys. Gagamitin natin ulit yung sponge. Tsaka i-blend. So, dahil nga talagang matinding-matindi yung jawline ni Ariana, kukontour din natin yan dyan, guys. Gagamitin din natin tong almost ubos ko na contour. Talagang ubos na. Itong shade na to at saka ito. So, para ma-enhance pa yung contour. Pati rin sa forehead, lalagyan natin. Tsaka yung jawline natin, guys. Kailangan natin i-contour. Kaya balik ulit tayo dito. Ang ating jawline. Dahil wala tayong jawline na kaparehas ni Ariana. Napakatinik. Balik ulit tayo dito sa contour. Ayan, umiiba na naman yung kulay. So, umiiba na yung kulay, guys. So, ayan, magko-contour na tayo sa ating ilong. Gamit na naman tong brush. Hindi to thin brush, pero parang puffy pa rin siya. Basta yan. Hindi rin siya thin brush. So, ayan siya. Magko-contour tayo ng nose. Oops. Ayan, umuusog talaga sa sinya. Ay!
And that ain't gonna change. Ngayon, pupunta na tayo sa blush on. Which is yung gagamitin ko is galing dito sa Naked na talagang matagal na. Urban Decay na traveling kit. Ayan. So, hindi ito original, guys. Talagang sakin-sakin lang to. Itong kulay naman dito ng mga blush yung gagamitin ko as my blush on. So, yung blush on yung ano doon is dito lang sa part ng cheeks niya. Hindi pinasobraan yung mark. So, ayan. Tapos tayo sa blush on. Tsaka mag-head tayo sa ating lashes. So, ayan siya, guys. At nalagay ko na yung false lashes ko. Maglalagay ulit tayo ng eyeliner dito sa taas na part ng ating waterline. Pati na rin dito sa part mo. Yung part na hindi dinikitan ng ating lashes. Ngayon, maglalagay tayo ng mascara. At ang mascara ko na ginagamit is itong Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. Ito. So, ayan. Ilalagay ko siya dito sa lash line. I mean, dito sa lashes. Sa ating lower lashes. And pupunta na tayo sa ating highlighting part. Ang favorite part ko. So, ayan. Gagamitin ko na naman itong glittery na color. I mean, na shade sa palette ko. So, ayan. Ilalagay tayo ng highlighter dito sa ilong. Tsaka sa ating nose bridge. Tsaka dito sa ating cheekbones. Pati rin dito sa ating brow bone, guys. Lalagyan natin dyan. At sa ating inner eyes. Wherein, yung gagamitin ko ulit is yung tip ng aking small na brush. Tsaka ako siya ilalagay sa ating center. So, ayan, nalagyan ko na siya, guys. And ngayon, punta muna tayo sa brush ulit. And for our last part, pupunta na tayo sa ating lips. Wherein ang bida natin is itong Mary Kay Matte at Play in the shade Magenta. So, dahil nga hindi ko afford ang lipstick na ginagamit ni Ariana dun sa photoshoot na yon. So, ito yung gagamitin natin. Ito. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Ang bango talaga. So, I'll be starting to put this here. So, ayan yung kulay niya sa lips. So pretty. So, ngayon, for the top lip, dapat is straight lang at hindi masyadong heart-shaped. Kasi yung lips ni Ariana is talagang straight lang dito sa taas. So, ayan yung lips natin, guys. So pretty. Ngayon, ipa-finalize ko yung look, guys, with my hair. Also, my hair, so I'm so excited for this. So I'll be back. These friends keep talking way too much.
today. Please don't forget to leave this video a thumbs up and subscribe on my YouTube channel. And follow me on my social media accounts so that I can connect with you guys. And you are free to comment down below on your opinions about this video. At kung ano pang iniisip nyo na pwede kong gawa ng video. So, see you again guys on my next video. Bye!